Hello everyone, this is Jomar Hilario. You are in the webinar where you will learn how to discover how to create your sales page like a pro. And I would like to give a shout out to one of my old friends, si Jun Dolor from Lingkod ng Panginoon in Green Hills. Hi Jun, first person in the webinar. And if you are first time here, let us know you're a first timer by saying, "Hi, I'm Shy, I'm first time." Ganyan. So, tonight we have a guest. Her name is Ping, P-I-N-G. Everybody type the word P-I-N-G, Ping, or Alfie. Alfie is a woman. Okay, she's a single parent from Quezon City, and she's a part-time virtual professional. She does accounting work niya, and she wants to be a full-time virtual professional before this year ends. So far, she's worked as a Facebook ad specialist, an ebook provider, a social media manager, and now a digital strategist. Looks impressive, right? Right? You might say, kaya ko ba yun? And all that stuff. Yeah, actually, yes. If you want to, you can do anything. You really just have to say, yeah, kaya ko yan. Okay? So, let us start very well with by showing you some pictures from my photo album. That's how I start, how I introduce myself. I show you slices of my life so that you kind of get to know who the person is talking right now. My name is Jomar Hilario. My team forgot to put my name in the poster, so I'm sorry. So let's start by showing you some introduction to myself, then go to Alfie. So more important than anything would be, sana mag-work itong machine. Okay. So this is me and Sean. Sean is my firstborn. We went on camping 2 weeks ago, or I think 3 weeks ago, I'm not sure. And then after that, this is the other day lang. I went on a date with Lucia last Thursday. So this is our ends time in Krispy Kreme. She always likes to end the day, our date with Krispy Kreme. Obviously, Valentine's Day, yung Krispy Kreme time na yan. And that's one of the things we want to encourage. Parents, you must date your kids. Find a way to go out on them on dates, one-on-one. Don't scold them during dates and just make them feel special by doing things they love to do. Yun lang yung ginagawa sa date. Everything they love to do, sabihin, kung gusto mo mag-shopping, ayaw ng bata mag-shopping, okay, mag-shopping. Gusto mo mag-playground, mag-playground kayo, magdamag. That's what a date is. Okay, anyway. So, moving on, this is another date with me and Sean and Lucia. First time namin sa Century Mall. What a wonderful looking mall. Mukha siya lang high-end. And we went here to see a play, the future of play, something like that. It's a futuristic playground. Apparently designed for adults. So we made a mistake by going there. Pero okay lang, kasi mukhang nag-enjoy din naman sila dito. So this is a second date with the kids naman. Okay, so this is me doing a seminar in Cavite, in Carmona, in 2014 pa to. If you notice, bakit wala kang recent na seminars? Because really, really home-based. Can everybody type your response? Do you love to be home-based? Yes or no? Lagay mo, yes, I love to be home-based. No, I prefer to go out all the time. It's very important for you to say that aloud, type it out. Do you love to be home-based or do you want, or is it important for you to be always out? So some people, they love to be always out. Mahilig mag-interact na tao. I actually love to interact, but I also love to be where I want to be. Alam niyo, where I want to be. And I want to be home-based. So I teach you guys every week a webinar. I've been doing this for 4 years, by the way. Dati idea lang. Gusto ko ng show. Tapos nagkaroon ng show, so 4 years na tayo umaandar. Almost 200 or plus, almost 300 webinars later, we're still here. The problem is there are no pictures when it's a webinar, no? So I'm home-based. I have a picture of a seminar in 2014. That's probably my last external seminar na hindi ako ang host. So if you want to get me as a speaker to your company or to your organization or to your anything, school, ganyan, I'm actually open. But you just have to invite me. Kasi na, I don't get a lot of invites. I don't know why. I don't know why they don't invite me. But I do love to kaya nga ako kayo araw-araw, every week, paano virtual, paano ganun. Kasi I love to teach. Now, for those asking, paano ba yung speaking? So punta ka sa virtualcareersbook.com, click mo tong speaking, nandun na yung mga sagot sa mga tanong. Essentially, how do you invite Jomar to speak? Go to virtualcareersbook.com/speaking. And well, just go to the speaking link, ayan, ayan. Workers, nasaan dyan yung prices, ganyan. Meron ding libre, ganyan. So, if it's a school, ganyan.
Tapos if it's a company, ganyan. If it's a camp training, ganyan, ganyan. The number of hours and stuff. So if you represent any group of people, governor of Cavite, paging, just nandiyan yung rates. And if you have a big enough group, kahit libre. Basta if it's a big enough group. So enough about me, tama na yan. So I speak every week dito sa webinar na libre na pinapakinggan nyo ngayon. So yan lang ang picture ko ng external webinar, seminar ko. Okay, let's move on. I'm the author of the book, Virtual Careers. And you'll see this book in national bookstore. Like this one is in the business section. In some bookstores, national pa rin, they don't put it in the business section. They put it in the Filipino section, which is wrong. It should be in the business section. It's a business book, How to Start Your Virtual Careers. Here's it in SM Baguio City. Here it is, we are in La Salle, DLSU TAF, where I actually promoted the book to a bunch of international teachers who were so scared of the book. I don't know why. Teachers talking about innovation, tapos they were scared of the book. Kaya nilalapitan yung book namin. Funny. Anyway, so here's the book again in Cagayan de Oro. And at the end of the webinar, for those who don't know, I actually award a free book. Okay. Every webinar for this year, meron akong mga libreng book na pinamimigay. So, if you don't know, I'm going to give away the book called Man's Search for Meaning tonight. So, how do you qualify? So far, I've given O's little guide to finding your true purpose. And I've also given away Start With Why and The Life-Changing Magic of Tidying Up. I give away physical books, by the way. So I'm going to give away this book, A Man's Search for Meaning. And you need to stay at the end of the webinar around 10 o'clock para maklaim mo to. If you want to win this book, you need to stay at the end of the webinar. I will deliver the book to wherever you are in the planet as long as Amazon delivers there. Okay? So Man's Search for Meaning. Super classic. Bakit? Because a lot of the successful people on the planet actually read this. They've read this. It's a story of World War II, yung suffering na ginawa nila din sa concentration camp. Pero it's not about yung gruesome yaki, pinatay nila, ganun, ganun. It's not that. It's very, 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 very life-changing to read this book, Man's Search for Meaning. A lot of your successful mentors actually read this book. So I'm going to give you an excuse to read it by giving you a free copy. One lang, if you stay to the end of the webinar. Okay? So bribe, yeah. This 2016, year of bribes. I'm bribing you to stay. Okay? To learn. Okay, let's move on. So let me just start it off by showing you a quote from Ana Maria Concepcion. Sabi niya, "Hi, Jomar, just want to thank you generously for sharing your knowledge and virtual careers. After purchasing your VA seminar last October and finishing the assignments from November to December, 3 months po yan sa nabibilang, I finally got hired this January. 4 months. Okay? So let me continue. Sabi niya, nag-ask permission ako to share it. Please be informed that I didn't apply for my client. The client found my profile in Upwork and invited me for interview. This just meant that your advice works." So that's the entire story of all my seminars. No? It's a system. Can everybody type the word system? It's a system where you become attractive. Paki sabi nyo nga sa chat room, I will become attractive. So what I teach in my seminars or in events is that there's a system you need to follow to become attractive to people, to hire you, to make deals with you, to consider you, to hire you, or to pay you. Ganun yung style, okay? Hindi yung you beg for the work or pinapahirapan mo sarili mo. It's all about becoming attractive. Ayan. Okay, so yan yung proof ni Ana Maria Concepcion. Moving on, here's the post from VP Alfie noong February 5. That's why she's here. 10 days after she posted this, she's now our interviewee. So sabi ni Arfi, "I made a sales page for my client. May singaw ako kaya masakit. Applying what I've learned in Instant Virtual Skills 2016. That is my monthly learning program. Instant Virtual Skills 2016 is where I teach virtual professionals how to upgrade their skills in marketing automation, blog monetization, and dami pa, copywriting and video marketing. So I'm the only person I know, okay? The only person I know all over the world who teaches this live, itong topics na to. Okay? I teach every month
blog monetization, marketing automation, video marketing, copywriting, and Facebook advertising in the course called Instant Virtual Skills 2016. Ako lang ang nagtuturo ng mga topics na yan all over the world. Mark my words, walang nagtuturo ng topics na yan together in a live setting. Ako lang. Okay, sabi ni, balik tayo kay Alfie, sorry. Sabi ni Alfie, this is my first, my client is happy. That's very important. Lalo na kasi, na-serve, lalo na ako kasi na-serve ko siya. Hehe. Thank you kay Jomar Hilario. I learned a lot and I should apply them. ASAP, just do it, hashtag. Tapos pinakita niya yung conversation niya with the client. Sabi, I just created a sales page for your book 8 times, selling skills videos. Thanks a lot, I saw it. You may need to do some formatting of the letter. Tapos sa baba nun is, just let me know, I may put an email capture or opt-in. The content is from the best copywriter I modeled from Cialdini's model also. So, nagsasalta ng technical si Alfie. Tapos sabi niya, client, thanks for all the good work. Bottom line, she did something na hindi na-expect ni client, and the client is happy. And not only that, Alfie now knows a skill na na-apply niya in real life. So without any more intro, I would just like to give you the floor to Alfie, or everybody say hi, Alfie, hi, Ping. A single parent from Quezon, sa Caloocan City. She's doing this part-time for 2 years. What is her experience? Your opportunity to ask her a question is now. From now until the end of her talk, where she will tell you all about her story, you can ask her a question. So Alfie, take it away. Let us hear your voice. Hello, Kuya Jomar. Narinig na? Yes, please. Hello? Present your slides na. Go na go. Hello, good evening. Wait lang po. Hello, good evening po sa inyo. It's a great pleasure ulit sa akin na i-interviewin na naman po ako. Magiging guest ako ngayong gabi sa webinar natin. Hindi kasi ako makaayo kay Kuya Jomar. So, ang masasabi ko lang po, you've done a great decision na mag-attend ng webinar ngayong gabi. So, a great decision to seize this very great opportunity of learning. So, ika nga sabi ni Jim Rohn, improve more to yourself than to your job. So, attending webinars is a stepping stone for you to fulfill na yung magkaroon ka ng goal na magiging successful VP. So, unang question is, why did I decide to do VP as full-time career? Actually, sa ngayon, I have a day job, 8 to 5 p.m. na work, and then I do VP or virtual professional career, or itong business ko po is part-time. So, 2 to 3 hours a day. So, minsan, nag-extend din sa weekend. So, but nag-decide ako to do this kasi I have a big why. So, yung mga big whys ko, these are the unstoppable reasons for me para i-pursue ko po yung dream ko. So, una-una, yung dream ko is to live in a farm kasi I really love nature. And I want to live in a farm at the same time doing work at home. Yan po yung gusto ko. And then, my other why is to be with my family and my son. So, wala po ako dyan ha. Anak ko lang, tsaka yung tatay, tsaka nanay ko. So, this is my family, my parents and my son. This is one of my big whys why I decided to do virtual professional full-time soon. So, I have to spend quality time with my family, especially sa anak ko po. Because we all know that spending moments with our families are great treasures. And another big why sa akin is to be a great and successful writer. So, I always dream of being a great writer. So, I've been writing in school paper nung high school at saka college. Actually, mahina pa nga ako sa English eh. Kaya lang, siguro natutunan siya dahil sulat ako na sulat. So, I have big dreams. So, since meron akong big dreams, may mga big changes. Isa na po nito, I don't watch TVs na during weekdays. Tulad nung probinsyano, hindi na ako nakakapanood nun. Idol ko pa si
Nakalimutan ko tuloy. Sa probinsyano. So, eto, dati, silip-silip na lang ako. Hindi tulad dati na lagi ako nanonood ng TV. Kasi ano din ako, addict din ako sa mga movies. So, yung going out with office mates, yan din ang nasa sacrifice ko. So, I have to stick to my schedule. Yung pagmamalling, limited na rin siya because I use my free time, lalo na pag weekdays, by learning, at saka yung ina-apply ko yung natutunan ko sa mga lessons ni Kuya Jomar at the same time serving my clients. So, as a result, I save more money and I develop more of my online skills. Okay. To tell you regarding my experience, actually, I happened to meet Kuya Jomar last 2014, that was April. So when I was a member of Truly Rich Club, Bo Sanchez, that time, merong TRC Gold meeting na yung mga members. And then, it so happened na may mga guest speakers and one of them was si Kuya Jomar. So, pagpasok pa lang po yung sa hallway, may nakalagay na doon, work at home. Sabi ko, ano kaya itong work at home? Parang sounds interesting, sabi ko gano'n. So, nakinig lang ako. Nakinig ako sa mga experiences na shinare ni Sweet Reyes. So, that time, si Sweet Reyes at saka si Shawi Cortez ang nag-share na experiences nila. Sinishare nila na they were traveling while doing work. Kumbaga pa, dala-dala lang nila yung laptop kahit saan, pwede sila mag-work. Sabi ko, wow, ang galing naman. So, after ng seminar, kinuha ko yung sales letter. So, nabasa ko and then ni-research ko siya. And then, pinadala na ko ng email na, sa mga VA ni Kuya Jomar. Nag-attend ako ng webinar. So, sabi ko, ay, ganito pala yung webinar. So, parang may teacher, may estudyante, tapos may natutunan. So, mas okay to siya kaysa nanonood ng TV, sabi ko sa sarili ko. So, simula noon, nanonood na lang ako ng mga YouTube, lalo na yung mga in-interview, ang lagi kong hinahanap yung pareho sa field ko, yung mga CPA na nagdo-do work at home. So, katulad ni Andrea Chu, I forget, marami na akong napakinggan at saka na-watch na video. So, hindi lang po sila-silaan, ganun. So, nagkaroon po ako ng interest. And then, nag-enroll po ako ng VA 2013, last July 2014. Then, I finished the assignment after 3 months. Then, I got numerous invites. Hindi lang po ako nag-apply, nag-post lang po ako. So, kasi yun yung sa instruction ni Kuya Jomar, mag-post lang po sa mga sites like onlinejobs.ph, Craigslist. Tapos sabi ko, yes po. Loda. Yes po. Loda. Sada mabilis. Okay. Go. Okay na kay Jomar, okay na. Go, tuloy. Okay, after nun, sabi ko, kasi may in-offer na VA 202 regarding Facebook ads and LinkedIn. So, nag-enroll din po ako. Then, on February 2015, nagkaroon na po ako ng gig. Then, up to now, meron na po akong mga gigs. So, masasabi ko lang po, napakaganda ng opportunity kasi yung mga natutunan natin, nag-earn tayo ng dollars. Yun lang po yung maganda. And then, last January, nag-enroll na po ako ng IVS 2016. So, eto, medyo challenging din siya, like marketing automation, at saka copywriting. So, mas interesado ako kasi it's more on writing. Okay? So, since na-mention kanina ni Kuya Jomar regarding sa pag-create ng sales page, so I will share to you the 4 tips on how to create a sales page. Okay. First is, do the clears exercise. So, it's more on paper and... Alfie. Breaks. Okay po, sige.
Masyadong mabilis. Ah, mabilis ba kay Jamal? Sige mabilis. Po. Hindi mo sila pinapahinga sa kwento mo. Papahingin mo sila. Okay, before that, tell us a difficulty na ina-encounter mo. First of all, kasama mo ba ang anak mo sa bahay ngayon? Ah, hindi po kay Jomar. Nasa Jensen po. Anak ay na... Yun. Hindi mo sinabi yun. Anak ay nasa Jensen. Yes so, po. Nasa Jensen po. Dito po ako, nag-work po sa manufacturing company. Okay. Kaya siya ang guwai mo kasi hindi mo siya kasama. Okay, go. Yes po. Okay. Yes. So, anong tinapos mo sa school? Okay, ang tinapos ko po is accountancy. So, I am certified public accountant doing clerical works sa isang manufacturing company. So, it's more on BIR stuffs. Puro mga BIR transactions. Ayun. Wow, awesome. Since invoice, ganyan. So, medyo boring na siya. So, hindi na siya challenging at the same time. Ginigipit ka sa oras, isa din yun. At saka kung yung magbabakasyon ka, marami pang ano, marami pang limitation, ganyan-ganyan. So, ano, limited yung freedom mo. Yun. Mo. Yes, limited yung freedom ko. Yun. Yes. At saka yung ano, yung pag-VA, I have fun. Yun lang po masasabi ko. Masaya-masaya ako na marami ako natutunan. Ayun po. Madali ka bang nakakuha ng work? Ano ba kay Jamar? Madali kang nakakuha ng work? Madali po. Bakit? Anong nangyari? Tell us the first work na nakuha mo. Yung first work is na-post niyo po yun sa... saan ba yun? Sa Advanced Mastery Group ba yun siya? May pinost po kayo na ano, may kilala kayo na naghahanap ng VA. So, nag-apply po ako doon, tapos natanggap ako. That was my first gig last February. So, it's more on clerical works. Admin at the same time. So, local client siya, pero ano, maganda din siya kasi minsan lang kami nakikita at saka yung communication namin is more or less nasa ano lang talaga, nasa emails lang. And then after that, may ano, isang taga London, it's more on internet services like papagawa ng mga Facebook ads, ganun. And then isang real estate din na ano, na client from Arizona. So, nag-end din yung contract last December. And then, nung October, before nung December, nagkaroon naman po ako ulit ng client. Author naman siya. Hanggang ngayon, siya po yung siniserve ko. And then, last January din, may pumasok din po na isa. So, yung function ko, it's more on digital marketing. Yun po, kay Jomar. Okay. Before we go to your continuation, can you answer this question? Sige kung kaya. At tanong ni Jeff, eh ako, hindi naman ako professional. Paano naman ako? Paano ako makakuha ng trabaho kung hindi ako professional? Professional? Hindi, alam mo, ano lang po yan kay Jomar. Lakasan ng loob. Number one is, ano, confidence. Paano mo ma-increase yung confidence level mo? Una-una is, i-apply nyo po yung natutunan nyo sa mga tinuturo ni Kuya Jomar. Kasi pag once na marami kayong alam, yung level of confidence nyo, eh, mataas. Yun. Tsaka meron naman pong ano eh, meron naman pong nag-VA na 18 years old, I think. Para meron nag-VA na 18 years old. Tapos may ano na rin siya, may VA work na rin siya. So ibig sabihin, nasa sarili lang po ninyo kung nililimitahan yung sarili niyong kakayahan, well, hanggang doon na din kayo. Pero pag
pag pinagsikapan nyo na i-improve more yung self ninyo, then malayo din ang mararating nyo. Yun lang po. Okay, very good. Tama, meron ngang nag-DI na hindi pa tapos. So, wala kang excuse. College student po, nag-DI college student. Eh, mas bato siya sa akin eh. Eh, ako 40. Eh, mas matanda ako sa akin. So, talagang limitation lang talaga. Yes, limit po. It's nothing to do with professional ka o hindi. Plus, alam niyo ba, ang first time ko nga lang nakarinig ng professional na nag-DA. Most of the people who study this, hindi naman professional. Most of the people na nag-aaral sa virtual careers, hindi professional. Okay! Continue na, Alfie. Okay po. The floor is back to you. Everybody, do you want to learn how to do, how to create a sales letter? Alfie, sa accounting ba tinuro ang sales letter? Hindi po. Mo natutunan. Bro. No. Dali, debit dali. Credit lang po 'yan sa accounting. ano pong saan mo natutunan 'yang sales letter? Ba't mo kami tuturuan? Ano sa mga tutorials niyo po Kuya Jomar. Kasi yung mga nababasa ko po niyo sa mga emails niyo, striking po yung ano niyo eh. Yung pagde-deliver nyo ng email. Sabi ko, siguro may format ito si Kuya Jomar. Kaya yung na-watch ko yung mga webinars ninyo, yung inintroduce ninyo yung IVS, so, doon ko nalaman yung clears. Ayan. Na ganito pala yung, ano, yung format. Oh, ayan na, nagsisimula na si Alvi. Talgo na. Take it. Okay. 4 tips on how to create a sales page. Actually, itong mga tips na to, makikita na natin din to sa mga newsletters na pinadala ni Kuya Jomar. So, first is, do the clears exercise. So, yung instruction ni Kuya Jomar is, sulat po natin yung examples ng mga clears niya. Good for 2 weeks. So, that is 14 days. Ang ginawa ko, sinobrahan ko po yung 2 weeks. And then, nire-revise ko lang po yung mga wordings related dun sa business ng clients ko. So, para nag-experiment lang po ako. Actually, etong mga clears, template po ito sila in creating blogs, email, sales letter, even sales page. So, by writing emails using clears, yung brain natin, natitrain siya to let ideas flow. So, by writing, this will develop our habit of thinking, tapos yung i-incorporate natin yung mga words, yung mga ideas natin, and then the habit of creativity. So, yung pagsusulat, this will be an avenue for us, yung i-show natin yung mga emotions natin. Kasi alam naman natin na buyers, they buy based on emotions, hindi logic. So, when you master writing with emotions coupled with clears, no, tapos tinatarget natin yung emotions ng mga prospects natin, so they will turn to be buyers in time. So, that is why si Kuya Jomar in-instruct tayo na mag-write tayo ng at least 7 clears emails para ligawan natin yung mga prospects that will lead them to think and consider buying the product. So, i-review lang po natin kung ano yung mga clears, like consistency. Eto, it shows the history of solving problems. And then L stands for likability. We use personal stories. Napapansin naman niyo sa mga emails ni Kuya Jomar, may mga personal touch or personal stories yung tulad ng ano, yung kanina, yung namamasyal sila, ganun. And then, we have evidence, we have external evidence, like, yung mga sinasabi ng mga estudyante ni Jomar, ganun, yung mga pictures, and then we have also authority, someone popular in the market endorses you, or you show your book, or your blog, or you speaking about the stuff. And then we have reciprocity. You give something useful and great for free 3 times before expecting a sale.
So, magbibigay ng, let's say, free ebook, promotions, ganun. And actually, itong reciprocity, connected din to siya sa stopgap, yung sinasabi ni Kuya Jomar na magbibigay tayo ng mga free that represents 20% doon sa solution na pinoproblema ng ating prospects. And then, we have also the scarcity by stating a firm deadline. Let's say, get it now, we have only 3 days, ganun-ganun. So, may countdown siya. So, that's what you call the scarcity. So, we have clear consistency, likability, external evidence, authority, reciprocity, and scarcity. And then, we must practice to read and copy everything by hand. Siyempre, masakit masyado sa kamay. Ganon. Pero ang sinasabi ni Kuya Jomar, po? Clarify mo yung anong, teka lang, go back to the clears. Sabihin mo ulit, yes, anong sabihin ng clears isa-isa. No, hindi, yung C-L-I-E-R, yun, isa-isahin mo lang. Tapos, then, sabihin mo ano yung kailangan isusulat by hand. Kasi hindi mo sinabi ano yung isusulat by hand. Okay. Okay. So, eto, yung consistency. Ano po natin isusulat dito? So, tulad dito, it shows that you have a history of solving problems. Example, we at Jomar have been teaching internet business and online marketing for 8 years. So, yun yung history na pagsusolve ng problems. So, consistent siya kasi for 8 years, yun po yung ginagawa niya. So, yun yung example. And then, sa likability, use personal stories. So, mapapansin po natin dun sa mga emails ni Kuya Jomar, may mababasa tayong a part of the story. Yung mga experience niya like playing with his kids. So, dun yung nagsistart. Kasi pag nagtatell ka ng story, likeable naman talaga siya. Para, kumbaga pa, interesado-interesado ka na babasahin mo siya. And then, we have the evidence. So, etong evidence, you show evidence na like yung mga VA students ni Kuya Jomar, no? Yung mga sinasabi nila, or yung mga pictures na they are with Kuya Jomar attending the seminar. Ito yung mga concrete evidence na kasama nila si Kuya Jomar as an internet guru or doing online marketing. Okay. On authority, example nito yung mga pictures na nagsushow na yung power dress, ganun. Then aside from that, you are with someone na may authority. Let's say si Brother Bo Sanchez, ayun, na nagpa-picture doon si Kuya Jomar, no? Na nag-endorse kay Kuya Jomar na Kuya Jomar is doing online marketing and VA tutorials. So that is one of the examples. And then reciprocity, example natin dito is maibibigay tayong something free for them. So let's say free ebook or meron tayong free webinar or tutorial, a portion doon sa pinaka-total na package. That's why, ang sabi ni Kuya Jomar, reciprocity, eto, example nito is yung stopgap that represents the 20% of the solution doon sa pinaka-whole package. Solution doon sa pinaproblema ng prospects. Okay? So, scarcity, yung makikita natin doon sa, usually yung nakikita natin doon sa pinaka-ilalim ng emails na may mga deadline. Let's say, get this product 3 days from now to enjoy 50% discount. So, meron siyang deadline. Kasi pag may deadline, maka-feel ng urgency yung reader na kailangan kunin ko to siya para ma-enjoy ko yung discount. Kasi pag walang deadline, parang ano lang, parang normal lang siya. Pero pag once may deadline, may hinahabol ka or may focus ka na dapat kunin mo ang ganitong product. So, okay.
Tuloy mo na yung slides mo. Game na tayo doon. Ah, sige po. So, isa sa mga instructions ko, Jomar, is we have to read and copy everything by hand. So, yun, for two weeks. Copy what? Copy, yung read what? Yung clears exercise po, kay Jomar. Yung clears exercise. Kasi, nasa newsletter yun siya eh. Na susud, ano, isusulat lang yung mga examples ng clears. That is good for 2 weeks. So, ang ginawa ko, sinunod ko lang po yun. And then, after 2 weeks, nagre-replace na ako ng mga words na connected dun sa business ng client ko. So, second tip, eto, read and practice writing Gary Halbert letters or Boren letters. So, kung nakaabot na kayo dito, makaka-relate kayo. Actually, itong mga Boren letters, napakahaba po. Pero masasabi ko lang is very helpful po siya. So, it is, I consider this a best material para magka-practice ng writing long letters. Kasi meron siyang, based on my observation na, may deep impact of emotion siya eh. At saka may adventure din siya. It, kasi, excuse me, it's more on storytelling para sa akin. So, habang binabasa mo, parang ini-imagine mo na yung setup. So, maganda talaga siya. Marami kang matutunan. Actually, ito sa Boren Letters, na mag-chapter 5 pa lang ako eh. Kasi, sinusulat ko po siya yung, ano, yung Boren Letters kasi ipapractice siya na isusulat mo siya. So, one thing na natutunan ko po dito is creativity in writing letters. Kasi ang masasabi ko, etong Boren letters, goldmine talaga siya. May deep meaning siya about these letters. So, you learn to train yourself to read between the lines. So, may mga meanings din siya. And then, ang may dalawang bagay po ako natutunan dito sa mga Boren letters na to na ngayon, in-apply ko siya actually. So, eto yun yung una-una. Eat 3 fruits a day. Kasi, we all know na etong fruits, it nourishes our body. At saka, ang sabi doon sa letter, pag nagugutom daw tayo, kung pwede, fruits lang daw yung kakainin natin in replacement of the junk foods. Kasi mas helpful ang fruits kasi binuboost yung energy. Okay? And the second thing din natutunan ko is running for 30 minutes upon waking up early in the morning. Ito yung sinasabi sa mga letters na doing road work upon waking up. So, kumbaga, pagkagising mo sa umaga, magtutoothbrush ka na, magilamos ka na, ganun. And then, you ready yourself. Yun, susuot ka na ng outfit mo, pang running mo. And then, do the running for 30 minutes. Opo. Tulungan yes, ko lang po. Sila. Tulungan opo. Ko lang sila. Sige para po. Sa hindi nakita yung link, buksan mo yung link mo to the ano, Boren Letters. Okay. Okay. You have to understand na yung Boren Letters, everybody, can you type letters? Pag sinabi ni Alvin Boren Letters, letters lang sila. Kasi hindi na uso ngayon ng letters eh. Yung sinusulat ng nanay mo nung na-OFW pa siya, nung wala pang internet, anong tawag doon? Yung nakukuha mo sa mailman, anong tawag doon? Letters. Okay, letters. High-tech ba ang letters? Hindi. Okay. Ganito yan. Si Gary Halbert nasa kulungan. Siya yung author. Yung anak niya nasa bahay. So gumawa ng sulat si Gary Halbert sa anak niya. O, kaya, di ba? Kaya. Tapos yun yung letters. Ganun na. Yun na. So, Jomar, ba't importante yung word letters? Kasi si Gary Halbert, copywriting legend yan. Anong tinuturo sa inyo ngayon ni Alfie? Copywriting. Ayan, game. Game na kayo. Ayun. Copywriting. Ang tinuturo ni Alfie.
Kaya niya tinuturo yung boring whatever. Boring letters. Boring letters. Okay, oh, yun yung story. Okay, na, okay, yung story. Tuloy na Ari. Baka sabi, okay, ay, yung po sa exercise, eh, tatay siya, tinuturoan niya anak niya. So, sabi sa anak niya, mag-exercise ka. Oh, go. Tuloy na, Alf. Oo. So, shinier ko lang po yung mga natutunan ko sa boring letters. So, eto, eating 3 fruits a day. At saka running for 30 minutes upon waking up early in the morning. So, ito yung mga sinishare ni, tawag ito, dad para dun sa anak niya. So, ang essence po nito, this is to practice the value of discipline and mastery. Kasi, na-share dun sa story na una-una, hindi niya kayang takbuhin, paakyat doon sa hill, doon sa bundok, no? So, ang ginawa niya, araw-araw, nagra-run siya. So, medyo mabagal pa siya una-una, hanggang mabilis na siya, hanggang kaya na niyang ikutin yung hill. Kasi, palagi na niyang ginagawa. So, ibig sabihin, disiplina, at saka paulit-ulit lang. Kahit pagod ka na, gawin mo pa rin siya hanggang ma-master mo na siya. So, yun yung ini-imply doon sa isa sa mga boring letters, that is to practice value of discipline and mastery. So, pangatlong tip, eto, scientific advertising, nasa, ano din to, nasa articles nito ni Boring Letters. Actually, pinakinggan ko lang po ito, itong scientific advertising, no? So, makakatulong din po ito sa copywriting and marketing. Ang nakakatch po ng attention ko po dito is yung powerful headlines. Yung malaking benefits ng headlines na once na powerful at saka striking yung headlines mo, yung reader mismo, mamamagnet na yung attention niya. So, sinasabi dito na pag once maganda yung headline mo, 80% ng attention ng readers mo napupunta na doon. So, pag nakuha mo yung 80% na magandang headline, ibig sabihin, na-catch mo yung attention ng reader. So, yun yung hindi ko makalimutan sa shinare doon sa scientific advertising. Okay? So, eto, e-book din to siya. So, eto, gagawin ko pa lang po ito. Actually, yung pinakita ko po na 4 tips, yun lang po yung shinare ni Kuya Jomar based sa kanyang newsletter. Tapos, nagkaroon po ako ng aha moment. It's because na-strike ako doon sa sinabi ni Kuya Jomar na yung copywriting pala, you can earn 500,000 a month. Sabi ko, ha, bakit ganun? Ang laki-laki. So, ibig sabihin yung copywriting, malawak pala ang sakop niya. So, napakagandang opportunity na matutunan yung copywriting. Lalo-lalo na sa mahilig magsulat. Okay? So, eto po yung nag-po-po-po. Yes, Kuya Jomar. Number 4, ano yun? Hindi mo in-explain. Ano yan? Ay, Kuya Jomar, hindi ko pa yun nabasa. Hindi ko. Assignment okay, ko pa rin po yan. Okay. Okay, fine. Hindi pala pa niya nababasa. Kamote kayo. Yes. Okay. So, that's called the zero moment of truth that will explain to you kung paano bumili ang tao ngayon. Ulitin ko. Number 4 tip. That's how people buy today. Of course, alam mo na yan, di ba? Acne, alam ko na yan. Pero hindi, you didn't study how people buy today. To be able to be a good copywriter, you need to study how people buy today. Hindi pwedeng alam mo na. Dapat you are able to analyze and understand why how people buy today. Yan yung laman ng 4th tip na yan. Na hindi, yan. Okay, para lang sa naghahanap ng sagot. Okay, tuloy Alfie. Tuloy, go. Okay. Itong template ng paggawa ng sales page. Ano po? Ano ba tawag nito? Ginamitan ko po ito siya ng Jing para ma-capture ko siya.
tsaka pinaste ko siya sa PowerPoint. So, ito yung magiging template, no? So, we have lesson number one, identify whom you are trying to reach. So, is it for business owners or people who venture into online business? So, example yan siya. And then, describe their pains in details. Okay? So, second lesson, paglagay natin ang sales page, is to present solution. So, example nito, using cash flow for likability and authority. Okay, example nun. And then, another lesson na makikita natin sa sales page is kung bakit qualified ka na makatulong sa kanila or what other people say. Okay, pwede may authority ka, pwede may pakita na, let's say, example, you've been in this field for 8 years, ganun, or you've been teaching online marketing for 8 years, so yun yung example niya. And then, yung lesson number 4 na makikita sa sales page, we have the benefit of the benefit. Okay, example nun, halimbawa, sa work at home, ano yung benefit of the benefit? So, you will have a quality time with your family, stress-free, tapos iwas sa traffic, so that could be the benefit of the benefit. And then, number 5, you should also present bonuses or kung ano pa yung makukuha mo. And then, lesson number 6 is deadline. So, para meron siyang call to action or the scarcity itself na, let's say, example, get this product 3 days from now so that you will enjoy ganito na klase na discount. So, that could be an example. And then, we can also see sa sales page yung pricing table or option. Yung makikita natin doon sa sales page ni Kuya Jomar na may mga check-check, no? Kung ano yung ma-enjoy natin ng mga benefits under sa ganitong mga packages. And then another is showing guarantee na seal, no? No risk. Let's say 30 days, money back guarantee, ganun. So, example din siya. And then we have lesson number 9 is ask for the sale permanently using a large orange button. So, ang ginawa ko po, paano ko nag-create ng sales page, pinattern ko po etong sales page ni Kuya Jomar sa online mentoring 3. Etong ano, etong link na to. So, ang ginawa ko, kinapipaste ko po siya sa Word. And then, nireplace ko po yung mga ibang words na related doon sa business ng client ko. So, yun yung ginawa ko. Actually, hindi pa talaga siya perfect, pero gusto ko lang talaga siyang gawin para doon sa client ko kasi hindi maganda para sa akin yung pag-intro ng product niya. Pero, kumbaga pa, may something kulang. Gusto ko yung something striking na pagpunta doon sa sa page na yon na binibenta or in-introduce yung book niya, dapat meron na siyang headline, meron siyang persona para kanino to tina-target, ganun, and then showing the benefits, showing the authority, and showing the evidence tulad ng mga reviews ng book niya. So, kaya sinabi ko sa client ko na kung okay, gagawan ko ng sales page. So, kaya pinuyatan ko talaga as in na para gawin po yon. And mabuti naman din, at least happy yung client ko. So, I don't care kung hindi pa siya perfect. Basta, ang importante is nakagawa ako ng sales page sa client. Kasi ako, action agad. Kumbaga pa, ready, fire, aim ako. Kumbaga pa, action agad, act now. Hindi ko na aantay na maging perfect siya. So, later on, i-edit ko na siya, i-revise ko na siya. So, kung ano yung mga kulang, or ano yung mga dapat na i-edit pa doon. So,
So any question? May question kayo, Jomar? Oh, may question ako. Confidential ba yung client mo? Hindi mo pwedeng pakita sa amin yung sales page? Naka-NDA ka? Ay, hindi naman kayo, Jomar. Malay mo, type niyo pa yung ano book. Okay. Ito nga yung sales page, hindi pala confidential eh. Pakita ko po, kayo, Jomar. Wait oh, lang. Pakita. For those na hindi alam, kasi there are instances when you work for someone online, hindi mo pwedeng pakita yung work mo sa ibang tao because they have a non-disclosure agreement or secrecy. So kahit na minsan, pag mamalaki mo na, ginawa ko to, you're not allowed to show it to anyone na siya yung boss mo, siya yung client mo. Kasi ayaw nung client maging public kung sino yung members ng team niya. Yun, okay? So that's an example. While we're waiting for Alfie, I want to show you something. Yung tao na minention ni Alfie kanina, yung student, the girl who is 18 years old who became the Facebook marketer for Australia's number one confidence coach. She is Joy Villarisco. She's that the girl in the picture. And we had a webinar of her 2 years ago, I think, November 13, nag-webinar kami. And then, before nung summit 2 years ago, we had a webinar. She was one of the speakers. Ang labo talaga. Okay. Yung first VA summit, yung 18 years old na nag-virtual professional siya, yung isa sa mga speakers. And another picture would be an authority picture. This is a nice picture. Showing you, ito hindi to authority picture, iba to eh. But it shows you, can you find kung nasan si Brother Bo dito? This is a picture of the Virtual Assistant Summit of last year, 2015? Yeah, 2015. Ito yung picture nung nandun si Bo. So ito yung Date with Freedom na ito. Pictures like this, inaingano yung tao. Ah, okay. So, a lot of people went pala. Ah, nandun pala si Brother Bo. Si Brother Bo was actually one of the speakers, okay, in the Virtual Assistant Summit last year. Okay. Na, ang gagawin natin, hindi siya Virtual Assistant Summit, ang tawag na sa kanya ay Virtual Professional Summit. Okay. So, yan. Si Joyce Villarisco at saka si Brother Bo. It's a summit. O, ayan na. Alfie, nandiyan ka na ba? Yung landing page mo? Nakikita mo na? Kung wala pa, just... Hindi ko siya maano, Kuya Jomar. Hindi ko siya ma-screen share. Ay, ayaw. Nasa ilalim yung window. I-minimize mo kami. Makikita mo yun. Ayan na lang. Lumabas na. Yep. Nakita na po? Yep. Ay, late ng text! Ano ba yan? Ba't anong ginamit mo dito? Minanal mo ba to? Opo. Anong ginamit mo? Nag-tribe ka dito? Hindi. Wala. Hindi ako nag-tribe dito kay Jomar. Kaya walang late ng text. Hindi ba impress yun si client pag malit ang text mo? Actually, sinabihan ko na siya about yung sa Thrive. Mm-hmm. Iko-consider niya pa daw. Ay, nawala yun. Kailangan pakitaan mo yan. Oo. Pag sinabi ko consider, ala yan. Kailangan pakitaan mo siya ng actual. Yan. So, ito yung kanyang sales letter. By the way, guys, for everybody listening, the most important part of the sales letter is the text sa taas. Yung sinabi kong maliit. Yung pinakataas dyan. Yan, okay? Yan. Yan ang pinaka-importante. Pag hindi mo na-hook yung tao sa first part, hindi mag-work yan. Ano na yan. So, kulang pa siya sa laki, Kuya Jomar. Kulang pa siya sa laki. Kulang yung font mo at saka kulang sa laki. Dapat ganda ng font mo at hindi kulang sa laki. Let me show you a sample of a sales letter, everyone, that has a massive headline at maganda itsura. Oh, ito. Ito. Point. So this is a nice-looking sales letter. What do you think? Does it look nice? Kahit tinanggal ko yung video dyan, the top part
is very nice looking. How to start your virtual career right now. Ang laki ng letters. Balik tayo sa kanya. Hindi, balik. Pakita mo sa'yo. Pakita mo sa'yo. Pakita mo sa'yo. Okay? So, see, look at the difference. This one looks serious, right? Tama ba? Anong feeling, anong itsura, anong feeling ninyo nung nakita nyo yung pula ko? Learn how to start your virtual career. How do you feel about it? Now, this one, does it look like it was finished? Or mukhang hindi pa tapos? Pero maganda yung text niya. So, in today's world, kailangan, hindi lang maganda text mo, maganda rin itsura mo. Noong unang panahon, okay lang pangit ang itsura eh. Pero ngayon, kailangan maganda rin. Sabi ni Jeff, pang master daw yung ano, yung sa kanan. Yung, yeah. Pero hindi daw siya nasiseryoso. Anyway. So, yun lang. Kailangan mo lang. Pag ginawa mong ganito ang writing, Alfie, pang letter lang yan. Yung sinusulat mo sa email. So, parang hindi tapos. But if you do it this way, kahit hindi ka pa tapos, nakaka-invite nga naman, sabi ni Christine, to check it out. Hanip, hindi pa tapos tong page na to. Gusto mo na i-check out. Okay, ito parang hindi pa siya tapos. So hindi ko pa siya babasahin. So ganun 'yon. Ganun yung ano, ganun yung dating eh. And that's because of the choice of font and color. Essentially the font style and the font size. Hindi nga color eh, tama yung color mo. Style and font. Lakihan mo yung font na 'yan. Usually kailangan mo maglagay ng Google Fonts na plugin. That's a WordPress ni Selling Skills video. Lagyan mo yan ng Google Font na plugin kung hindi ka gagamit ng Thrive. Tapos, mag-install ka ng magandang font from Google Fonts. Helvetica Bold, and make sure it's like, 100 points na, ano, na text. Okay? Alfie, okay lang dyan? Okay, tapos tayo. So ayan. Oh, hey guys, thank you so much for asking the question. Please ask some more questions from Alfie. And I smell that the baby is poo-poo. Okay, fine. Ako nag-aalala ng baby, alam niyo ba 'yon? Uy, personal question. I can smell the poo-poo. Question pa, may question. Ang layo na amoy ko yung poo-poo. Grabe. Yung newborn. I-continue ko pa yung slide ko, Jomar. Ay, tuloy. Please. Akala ko tapos ka na. Go. Wait lang. So, I would like to share, ito yung daily rituals ko on how I study VA lessons. Okay, first is, I read aloud my goals in the morning and evening. So, magandang i-practice po natin, isulat po natin yung goals natin, and then read it aloud during morning at saka evening bago tayo matulog. And then if possible, mag-practice din tayo ng visualization, no? Bago tayo matulog. Yung ano yung mga gusto natin na mangyayari na as if nangyari na siya. So, it's a good exercise. And then second is, ito, listening to Jomar's audio files using headset. So, ang ginagawa ko po, sinisave ko po yung mga audio files ni Jomar sa USB ko, at saka piniplay ko po siya sa office. Kasi yung mga ibang kasama ko, puro mga FM ang pinapakinggan. So, ako naman, puro yung mga lessons ni Kuya Jomar. So, panakaw-nakaw lang. Buti na lang yung may natutunan tayo kaysa wala. So, yan pong ginagawa ko sa office habang nag-work. And then, eto, naglalaan ako ng at least 1 hour for studying and practicing lessons, especially at night. No? So, before ko isa-serve yung client, unahin ko muna yung lesson ni Kuya Jomar, at least 1 hour. And then, 30 minutes of reading inspiring books or articles. So, example nito, yung binabasa ko po ngayon is The Success Principles ni Jack Canfield. So, magandang-maganda talaga siya. Very inspiring. And then, ang ginagawa ko po, sinusulat ko po yung mga gagawin ko for tomorrow.
para meron akong guide na ito pa yung mga dapat kong tapusin at gagawin kinabukasan. So, ito po aking quote, smooth seas do not make skillful sailors. So, ibig sabihin, pag may dinidream tayo, may mga challenges along the way. So, very normal lang yan na may mga challenges tayo. Basta importante, we have focus. May focus tayo na ma-reach natin yung goal natin. Okay, Kuya Jomar, yun lang po. Thank you so much, Alfie. Thank you so much, everyone, yes, for listening. I hope nakuha niyo yung last part, no, na binigay sa inyong tip ni Alfie. Actually, yan na po ang success habits. For those na hindi nakuha yung success habits, uulitin ko po para sa inyo kasi it's our obligation to make you a success kahit na ayaw niyo. Okay, ito yun. Ulitin ko lang. For the sake of fun, because that's how you learn, by repetition. She leads around her goals in the morning. Tanong, do you do that? Number two. Ay, ano ulit? Do you read aloud your goals in the morning? Do you do that? Sagot, yes or no. Pag nilagay mong no, kailan mo gagawin? Number two, you listen to my audio using the headset. Tanong, do you do that? O nasa FM, AM ka pa rin. Number three, 1 hour of studying and practicing the lesson at night. Every day, habit. Do you do this? Yes or no? Kung no, kailan mo gagawin? Number four, 30 minutes of reading inspiring books and articles. Do you do this every day? If no, kailan mo gagawin? Yun. And number five, you write things to do for tomorrow. At night. Okay, syempre. At night. Hindi mo gagawin sa umaga para sa tomorrow. Pwede rin kung gusto mo. Okay. And ang dagdag ko lang sa inyo, basahin nyo yung last. Do not expect smooth seas. You are in the success journey. Nandito ka sa webinar ko. If you are we're around like 300 people listening to this live and in the chat room. You understand na itong pinasok mo, hindi siya how to sleep. Alam mo, paano matulog? Ang dali lang, tuturuan ka namin paano matulog. Hindi po ito how to sleep. So, mag-expect po kayo ng challenges. Pag-expect kayo ng ulap, pag-expect kayo ng ulan, matataas na waves, mahihirap, ganyan. Okay? So, oy, Alfie, tinatanong sa nakakabili ng webinar ko, anong audiobook? Wala po akong audiobook. Anong pinapakinggan ni Alfie? Yung mga lessons po ninyo kay Jomar. Ano, example? Dina-download ko po siya. Dina-download. Let's say, yung how to create sales page, how to create PayPal buttons, at saka, ano pa ba? Related po sa lessons nyo po. Lessons saan? Yun, yung pinapakinggan. Saan ba yung lesson pinutukoy mo? Dina-download ko po, dun sa ano, sa membership site. Nang? Tagal, ayos sabihin. IDS. Instant Virtual Skills 2016. Ayun. Ano ulit? Ang bilis. Instant Virtual Skills 2016. Ayun. Para kayo. So, member po si Alfie ng Instant Virtual Skills 2016. At pati ba 2015 nandun ka rin last year? Wala. Itong 2016. More on sa Facebook ads ako, Pedro Mar. 2016 lang. So, member ko siya ng Instant Virtual Skills na program ko. Which is not for beginners, by the way. It's for people na who wants to improve their online skill. Okay? Not for beginners. IBS. Now, ulitin ko. Not for beginners. Okay? So, mga, oy, gusto ko yan. Oh, sure. Basta hindi ka beginner. Pag super newbie ka, doon ka sa seminar sa April 9. Okay? O basahin mo yung libro. Pero yung Instant Virtual Skills, yan yung pag medyo marunong ka na sa internet, gusto mong dumami yung skills mo. Okay? If you really want to join yung Instant Virtual Skills, kung saan natutunan ni Alfie yung clears, you need to read my book. The book is, ano yung book ulit? Ano ulit yung book? Virtual Careers. Basahin mo yung Virtual Careers na book. Nasa bookstores na po yan. I just get your copy and read it many times. Yan ang how-to mo.
Then you can join the Instant Virtual Skills. Okay? Ay, meron ka ng book. Now, for some people, hindi enough yon na, ano, hindi enough na basahin yung libro. So, I'm just telling you this slowly. For beginners, you need to read the book and then you can get the Instant Virtual Skills. If you're not a beginner, go ahead and join the Instant Virtual Skills. The program starts on February 20. Now, if you're super, super beginner, then you need to get into the VA seminar happening on April 9. Yan yung whole day seminar ko. Okay? April 9, how to start your virtual careers na seminar. You need to go get this one. Okay? Because yan yung pang beginner talaga. Okay? So, let me just pause. Virtual Careers po ang pangalan ng libro. Virtual Careers. Hey guys, do you have, thank you Afritzi, thank you for appreciating the book. Pero it's not about me. Can you just ask questions from Alfie, please? Thank you. Hi. Magtanong naman kayo ka Alfie, ano? Please. Sige po. Ay, ano daw vlog mo, Alf? Ang vlog ko po is pinkabiabi.com. Pero ano pa yun siya, Kuya Jomar? It's more on Facebook marketing. Yung sa IBS, binibuild ko pa lang siya. Ano yun siya? Fantasticsmartalfie.com. So wala pa po kayo makikita doon. Para meron akong introduction page, yun pa lang. Ah, wala pa masyado. Okay. So, okay. Let me just open it for everyone. Of course, kahit na sinabi namin wala kayo masyado makikita doon, eto. Eh, gusto niyong makita eh. Di nakita niyo. Ayan po yun naman. Tungkol sa Facebook ads. VA202 to, no? VA202. Yeah, eto na yung makikita niyo. May laman naman konti. May Facebook insights. Promise pages. Oh, mayroon naman. Power editor, o, di ba? Tungkol sa Facebook ads. Opo. Yung sa IBS, Sir Jomar, yun yung sabi ko na wala pa masyadong laman. Yung kanina. O, yan po yung website, Ping Abi Abi, for those na naghahanap ng, kung gusto niyo stock si Ping sa website niya. Tungkol sa Facebook nga lang yan. For the Virtual Careers book, if you want to get the e-book, just get it here. Meron akong link for the e-book. Sandali. Hey, questions for Abby, please. Oo, na magra-raffle na ako. Sige kayo. So here's the link for the e-book for those looking for the e-book. There. E-book. E-book. So, hi, Alfie. What books do you recommend? May question dito kay Jomar. Come in. From June Dolor. June, hi, ba? Alfie. What books do you recommend? Number one, maganda yung Success Principles ni Jack Canfield. Kasi kailangan natin ng yung pang-fuel sa natin, sa sarili natin. Lalo na pag gagawin natin itong virtual careers. So, pang-inspiration natin. Yun yung recommendation ko noon na The Success Principles. Then, aside from that, yung Dan Kennedy, Sales Letters, maganda din siya. Invisible Selling Machine. Ganun. And then, maganda din po yung hardtofindseminars.com. Marami din kayo matutunan all about sa marketing. Choy, part-time pa rin si Alfie hanggang ngayon. Tanong ni Sylvia. Yes po, I just turned 60 years old. Do you think I can still be good in doing this kind of career as a VA? Do you yes, think? Yes, pwede. Pwede. Pwede po. Ano kasi yan, nasa sarili niyo po kasi yun pag nililimitahan niyo.
nasa sarili. Pero pag love nyo, halimbawa, love nyo yung mag-writing, ganun. So, virtual career is one way para i-turn ninyo yung passion or yung talent nyo sa pag-write na kikita kayo. So, that is one way para maano natin yung ating passion. Si Jeff, if I will go into writing career, how to start? magbasa ka ng mga inspiring books. Then after that, parang magsusulat ka rin ng letters. Like yung naka-receive ako ng email kanina kay Kuya Jomar, you write love letters. So isa din yung style na gagawa ka ng love letters para ma-practice mo yung skill of writing mo using yung clears na pattern o yung template sa paggawa nun. Hello Alfie, what is the difference of sales letter or landing page? Yung landing page, yun yung email capture or opt-in. While sales letter, yun yung makikita natin yung clears. What is your disk profile? Disk profile. Nasa DIS ako. Kasi magkapareha yung scoring ng I at saka S ko eh. So, wala ako sa C. DIS ako. So, need mahusay na mahusay sa English? Hindi naman. Ako hindi naman. Actually, sa start, hindi naman ako expert sa English. Napag-aralan lang siya pag palagi ka nagbabasa at saka practice din. Briefly, what does a copywriter do? So, actually, yung copywriting, pwede kang gagawa ng mga emails, mga sales letters, at saka magandang career ang copywriting. Sinasabi ba ng client mo kung ano yung isusulat mo? Depende. Minsan, hindi niya sinasabi, ginagawa ko na. Tapos, ipipresent ko na sa kanya. So, para maging masaya na siya. Kumbaga, inunahan mo na siya ng action. So, hanap pa tayo dito. When do you think are you going to be full-time VP? May goal po ako bago matapos ang taon na ito. So may target ako more or less before December 2016. So yun yung target ko. So kung website, para makita niyo po yung work ko, actually binibuild ko pa lang siya. fantasticsmartalfie.com. Parang introduction page pa lang ata nilagay ko doon. Kasi nag-focus muna ako sa clears. Then after that, i-ano ko na siya, i-set up ko na siya. Kasi madali lang yung technical side. Sa akin lang, nag-focus muna ako sa clears. So, kung may mga tanong po kayo, pwede nyo ako i-Facebook sa VP Alfie. Tsaka, kung magpaturo, sample, okay lang din sa akin. So, up to now, part-time pa rin po ako. So, I have 2 clients. So, siguro, ang susunod na tanong niyan is paano ko minamanage itong 2 client. Actually, itong isang client ko is more on social media. So, weekends pa lang. Nagsischedule na po ako ng posting ng
sa social media. Kasi Facebook lang siya eh, so madali lang siya. Tapos yung isa, yun na yung ginagawa ko daily. So very minimal lang siya. May vlogging, konting email marketing, kasi mag-email marketing twice a week, ganun. So may pattern na din siya. Alfie, tinatanong, kailangan ba marunong ng SEO sa copywriting? SEO, search engine optimization. Hindi naman Kuya Jomar. Hindi naman. Iba naman kasi po ang ano eh, ang copywriting sa SEO. Hi, thank you very much for that. Another question is from Fred, kailangan ba magaling sa marketing o copywriting? Ay Fred, hindi clear ang tanong mo ha. Kasi ang copywriting is part of marketing. So, kung magaling ka sa copywriting, magaling ka sa marketing. Chining. Okay, so clear your question, Fred. Tanong ni Carlo, how long do you take to write a sales letter for a client? Aha. Ito, tulad ng ginawa ko, nag-umpisa ako 8 o'clock, natapos ako 11. Yun. Mabilis po. Kasi first time kay Jomar eh. Mabilis po. First time. It takes days to write a sales letter. Yes po. Kasi ano eh, pinoproject mo kasi yung ano dapat ibebenta mo dun sa product. Tapos hindi lang kasi din yung product. Binebenta mo rin po yung ano eh, yung author o yung tao. Ganun. So, right choice of words. Ganun. So, yun. Madugo din siya. Kaya pala malaki yung bayad ng copywriter. Where did you find the client? Sa Craigslist.com. Wow. Tanong ni Sylvia, just curious, somebody invited me to make a Dropbox. Is it great for use for newbies? Can you give me your email account or can I know your Facebook account? Can you give me your email and? Tanong nyo muna. Yes, okay magagamit lang. Ba na, ano niya? Oh, yung Dropbox ba magagamit niya? Something. Yung Dropbox, yung mga files, ganun. Magagamit mo yung Dropbox. Kung meron kang i-download na malalaking files, kasi minsan hindi yan kaya sa ano eh, sa Yahoo. So, mas maganda ano, sa Dropbox. Yan. Mag-store ka ng mga malalaking files. Yung FB ko sa alfie23.abiabi@gmail.com or i-invite niyo ako sa VP Alfie. Yun. Yun ang ginagamit ko eh. Sa Facebook, hanapin niyo VP Alfie ha? Kasi yun. Yung Facebook, di ba? Nakagamit na kayo nun. Okay. Very good. Paano nyo po nakukuha mga clients? Actually po, ano, sila po ang nag-i-email sa akin. Nagpo-post lang po ako sa Craigslist and then sila po nag-i-email sa akin. Hindi po ako nag-a-apply, sila nag-i-email sa akin. Yun po. So nasa bahay ka ba while working? Can I do this between breaks? Or pwede sa loob ng traffic? Diskarte lang. Diskarte lang ako nga habang nagtatrabaho eh nakikinig sa ano ni Ken Jomar. Diskarte lang. Huwag niyo lang din masyadong ipo-obvious baka mahuli tayo ng boss. Yun lang din. Kailangan po ba magpa-host ng website o kahit free na lang? Ang ibig sabihin na siguro ito Kuya Jomar, hosted website. Yes, correct. Mm-hmm. Yung sa VA202 ko, hindi po siya hosted website. Ano yun siya, free. Tapos ngayong year, ginawan ko siyang, kasi dati ano yan eh, pingabiabi.wordpress.com. Tapos ngayong year, ginawan ko siyang pingabiabi.com. So yung sa IVS ko hosted WordPress yun siya na site para makapag upload ng mga plugins. So binibuild ko pa lang siya.
Pag okay na po siya, ipopost ko po siya sa sa Facebook account ko. Actually, fantasticsmartalfi.com. Introduction page pa lang po ang nilagay ko doon eh. So, pag okay na siya, yun, i-ano ko lang siya sa Facebook. Tsaka gusto ko rin kasi lagyan siya ng vlog yung mga natutunan ko sa IBS. Hi, Alfie, where are you? Where are you from, by the way? I'm from Jensan, working here in Manila. Yung family ko nasa Jensan po. Okay, malapit na ito, matapos po ang araw. Last few questions na po, tapos mag-raffle draw na po ako. Thank you for joining us and being with us today. Okay? Anong Craigslist Manila ba? Craigslist abroad? Anong Craigslist ang... Craigslist Manila. Okay, Craigslist Manila. Nakakatuwa nga, ano, Kuya Joma, alam mo kung bakit? Kasi isipin mo, yung mga foreigners sa Craigslist Manila sila naghahanap. Sa Pilipinas talaga sila naghahanap. Yun yung ano, yun yung edge ng mga Pinoy sa pag-BVA. Craigslist.com, mag-open lang po kayo ng account nyo, tapos ipopost nyo po yung ano nyo, yung profile nyo, tapos kung may portfolio na kayo, mas maganda talaga may portfolio kayo, kasi once na may portfolio kayo, maipapakita kayo. Tsaka masabi talaga ng client na, you know, you know that kind of job na kayang-kaya niyong gawin. Kaya kung may mga assignment, dapat gawin talaga siya. Okay, tanong ni Alfie, last two questions na po ah. Gaano kahaba yung sales letter, yung gaano kahaba yung letter ginagawa o parang email lang ba? Mas maganda mahaba. Ini-encourage yung mahaba na andun lahat yung clears. Kasi kahit na sa email, ini-encourage pa rin, andun pa rin ang, ano eh, ang clears. Kahit na yung mga emails na nireceive natin kay Kuya Jomar, nandun talaga yung clears. So, dapat masanay din tayo. Kasi may edge yung marunong magsulat, long letters, yun. Okay, last question. Tanong ni Steve Doctolero. Thank you, Steve. What if kung wala kaming portfolio? Hindi ko alam. Ang ginawa ko, nag-follow lang ako ng instruction. Tuloy. Okay, sorry, paki-repeat ng answer. Alfie, repeat the answer. Kaya mo yan. Sige, go. Ang sa akin lang, ha? Sa akin lang. Answer ko po yan. Nag-follow lang po talaga ako na instruction ni Kuya Jomar. Ano yung magiging edge mo para makakuha ka ng gig? So, ayun. Ginawa ko yung portfolio ko. Tsaka yung mga assignment ko. Nilagay ko doon sa, ano, sa working site ko. Para maipakita ko sa client na kayang-kaya ko siyang gawin. Okay, that's the same answer to the question ni Joy. Ano pong ginagawa niyo para mapansin kayo ng clients kahit hindi ka nag-a-apply? Alfie, ulitin niyo. Lang din yun. Yung portfolio, yun pa rin siya. Kasi, pag may, di ba, parang ano din siya, parang external evidence. Ebidensya siya na kaya mong gawin yung VA work. Na kahit simple lang, kahit nagbablogging ka lang, so may knowledge ang client, oops, this girl knows how to blog, knows how to write, kasi may pinakita siya na evidence or may pinakita siyang portfolio. So, ayun. Kaya sila usually ang nakipag-communicate sa iyo. Kaya may edge talaga siya pag may portfolio. Kaya sikapin talaga na tapusin ang mga assignment. Yun lang po yung masasabi ko. Kasi pag once na tinapos mo yung assignment, ano eh, confident ka na mag-a-apply ka or confident ka mag-post ng profile mo sa mga sites na pwede ka mag-a-apply. Kasi syempre may product ka, may papakita ka, may ebidensya ka. Yun lang po, masasabi ko. Kaya Jomar. Yes, tama si Erwin.
assignments ay portfolio. Whenever you attend a seminar ni Jumar, ilala niya si Jumar? Jumar Hilario? Lagi nagpapagawa ng assignment kasi na-program na tayo ng mga school na pag nag-attend tayo ng class, may assignment. So, at each seminar, including yung upcoming seminar ko, merong assignment. Ang kailangan mong gawin, gawin mo. Pag ginawa mo assignment, mukha kang impressive sa internet. Ganun lang simple po yun. Pag hindi mo ginawa, hindi ka impressive. Simple talaga. Simple lang, nakakainis. Ganun lang po talaga. Okay, thank you so much for the questions. Wonderful, wonderful. Let's go to the draw and then a few announcements for the tomorrow's deadline for the seminar on April 9. Okay, the April 9 is the first timer webinar, first timer seminar, how to start. Yun yung April 9. Pero before that, let's talk about the book. Okay, we're gonna raffle off. Thank you, Alfie. Join us. Ikaw mag-announce. Ikaw magbabasa ng winner, ha? The winner will be tonight, whoever is still here. Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, the book. Okay? Jeff, ang team ko ang nag-check ng assignments. Hindi nyo maintindihan. Pag mag-check kami ng assignment, nakakahimatay. Bawat pahina at bawat word ng portfolio mo binabasa namin. Tama ba? Tama. Lahat ng grammatical errors mo, makikita namin. Ganong klase po. Bottom line, we serve you after. Even after a few years, nag-seminar ka, we still serve you. Okay? Assignment checking. We actually check your work. Parang baliw kami mag-check ng assignment. Sa dami ng taong gustong gumaya sa ginagawa namin, wala pa rin nag-check ng assignment sa lahat ng papaseminar. Okay? Anyway, tama na yun. Let's go. The winner is the person who I will draw a random number from the list. Okay, I downloaded the list of people who are still here. Kani-kanina lang. And this list, let me show you the list. We always show you the list para happiness. The list starts with Fel. And at this round, hi Rob, nasa Europe ka pa rin. Ayan. Tapos nasa dulo, 100 something. Live attendees lang to. We only award to the live attendees. Si Ronald Jr. ang last sa live attendee. Okay? So we have 142 human beings. Let's find out who won, the winner. I'm going to go to random.com and I'm pick a number between 1 and 142. Okay? Ganun naman kasi sa random. Gives you a random number. 1 to 142. Tama ba 142? I-check natin. 142. Let me show you the random.org website, so you can see me click the random number. This is better than your Tambiolo. Oh, hindi ko pa kiniklik yung generate, ah. Wala pa yan. Click ko pa lang ngayon ang generate. Ngayon pa lang. Okay? Let me just open it from blank. Ayan. Kasi baka lang kinilik ko na eh. Hindi ko pa kiniklik yan. 142. Click. The winner is the person who is 130. So let's open it up again. As Alfie, ko magbasa ha? Apa. Wait. Malapit na po. Pwede na kayo matulog. So magdaras nito. Okay. The winner is the person that must be here. Winner of the book is... Ay, ano ba yan? Ay, mag-scroll up. Huh? Si Heart Queen! Hi. Oy, si Hearty Queen. Everybody knows who Hearty Queen is kasi member siya ng Instant Virtual Skills. So Hearty Queen, sorry ako nagbasa. Ikaw na nga, and the winner is, ikaw na, bilis. Steve. And the winner is Hearty Queen. Okay. Free book po yan, hindi free ebook, totoong libro, deliver. Pero since magkikita kami ni Hearty Queen sa 20, baka ibigay ko na lang sa kanya bayan. By the way, yung mga winners, hindi nyo pa kine-claim yung book nyo, hindi nyo binibigay sa akin yung address nyo. Bigay nyo address nyo at telephone number para padala ko na sa inyo. Paging the winner of, ano ba? Yung paglilinis, ganun. At saka yung kay Oprah na book. Come on, give me your address and email. If I don't get it, I'll just consider it, ano, bibigay sa ibang tao, sige. Okay? So that's the raffle. The winner of the book is Hearty Queen. We will just show her with a picture of the book when we see each other.
I'll just give you a few announcements before we go. This is a picture. This is my award-winning picture. Believe me, this picture, kahit na kailanong kapangit, won 25,000 pesos. I took this picture. This is a picture of the Sky Lounge. This is our venue for the seminar on April 9, okay? And I'm showing you the picture because tomorrow is the deadline for early bird rates. Okay, this is your view actually pag nagsa-seminar tayo. I think sa side ng hall. And the seminar is called How to Start Your Virtual Career. It's April 9. They think because there's two webinars. There's one webinar before and one webinar after. So this is a three-day event. Okay. And our venue is Sky Lounge, Rosewood Point, Akash Estates, Taguig. If you are interested and you are a first-timer, gusto mong matutunan yung step-by-step, hindi enough yung libro, then go to this website before tomorrow ends para makuha mo siya at a lowest rate possible. Ito yung early bird rates eh, kasi April pa naman yung seminar. So you can pay directly using the links on screen. The difference between regular and premium is regular has you sitting there attending. The premium, you have access to the recording. Okay? So April 9, tomorrow's the deadline. Do join if you're a first-timer. If you're not a first-timer, do not join. Okay? Pang first-timer lang talaga to. Yung gusto mo talagang, ano ba yan? Maintindihan ko ba yan? Ganun-ganun tanong mo. Para mas step-by-step niya, yan. Kung ganun tanong mo, hindi enough yung interview namin na 200 interviews sa YouTube. Hanapin nyo. Hindi siya enough. If the book, Virtual Careers, is not enough, go get your seats. 5,000 something? 5,575. That's the regular for one person. Mas mura, syempre, pag dalawa kayo. Come in pairs, meron kayong discount. 1,000 ata. Okay, so get yourself there. The website that you saw earlier, yung maganda, that's the website that we're talking about. Yung dinemo natin na ano na, ay, ang ganda ng itsura. Yun yun. Okay. So, the name of it is Virtual Skills, virtualcareersbook.com/seminar. Just go there and you'll be able to see the sales letter na sabi niya inviting daw. Ito yan. So all the details you want to know is in here. Just go to this link. Nandyan yung inclusions. And we're also gonna add yung iba pang details like pre-webinar, post-webinar. Okay? Just remember, when you're talking about the prices, the regular is $5,775. You attend. The premium is $7,775. That's when you have a recording. Now, if you're two of you, mas mura ang mabayaran mo because we have a discount pag pairs. Okay? Pairs can come in regular, pairs can come in online. There's also an online version, this one. Online is $7,775 also. Mali yung price na yan. Ayusin ko pa yan. It has to be a little bit lower. Okay? So, sorry, walang pairs ang download. Isa lang yan. I have to remove this. Nes, pakitanggal nga ng pairs. Walang pairs ang download. One person at a time lang yan. Okay? You don't get to attend Nes. You just download. Okay? So, if you're not in the Philippines, you're a beginner, you're not in Manila, you cannot go to Manila, you don't want to go to Manila, then go get this downloadable version. Okay? There's also a 30-day money-back guarantee, plus you can use PDO and BPI when you join. Okay? So, ayan po ah. Salamat po sa for joining us tonight. And thank you for congratulations to the winner. Again, the prices of this one, if you attend, ikaw lang, Virtual Careers, How to Start, $5,775 and $7,775 for premium. I suggest everybody get the premium because you would want to get the repeat recording. Okay? Is this free? No, hindi to free. Kasi live, this is a live event. I don't do free live events because I pay for the venue. So no, this is not free. Pero you have to, Date with Freedom, sorry. Yes, Charlene, yes, this is free. If you got the Christmas bundle for Date with Freedom, yes, kasama ka na dito. Okay, sorry. Yes, this is the exact same seminar offered in Christmas bundles. Okay,
I told you, it is going to be 5,000 pesos. But you didn't pay that, di ba? Kasi you got the Christmas bundles. So thank you very much for joining me. As our practice, we do not end the webinar abruptly. We just let the webinar fade away. If you have questions, just ask questions here. Malu is probably here. She's my intern. She will answer you. Kahit intern, marami alam yan. And I will just go to mute, take a bath, take care of the baby. God bless everyone. Please do write your love letter. Sabay tayo. And may that love letter include your dreams and hopes for your family. Diba? Love letter for your family. Para mag-start na kayo mag-write. Tapos iparlay mo yan from love letter to copywriting. O, diba? Thank you very much, everyone. And if anybody here is duda, kausapin nyo si June. Kasi kaibigan ko yan nung unang panahon pa eh. So ngayon lang ulit kami nagkita sa internet pa. Kung duda kayo sa akin, alam nyo si June. Sino ba yan? Yan si June Dolor. Yan. Old friend from, what, 1992. Ayan, ganun na lang, 1992 pa. Luma na talaga. Randy, kasama, Randy, you purchased bundle 8. Yep. Kasama po ba yun sa premium? I have to check kung ano yung pinangako ko, pero not sure. Pero kasama ka doon sa seminar. I'm not sure if you're getting the premium or the regular. I have to check. Okay. Salamat, heart. Thank you very much. Everybody pray for Alexa and pray for my family as we serve you. God bless. I'll see you on Monday for a brand new lesson again. Hindi ko pa sure kung ito saan. Basta most likely it's something else. And for those of you na naiintriga, ano yung seminar sa March 12? It's a half-day mini-seminar. Let's call it a mini-seminar. The March 12 event is for those na ayaw pumunta sa April 9 kasi hindi pa sila solved. Okay? So for 1,000 pesos, for two people na yon, yun yung March 12 na seminar. Pero yung parang, ayoko nga matuto, gusto ko lang ng overview. Ayan, March 12 ka. Kung gusto mo lang ng overview, gusto mo makita kung totoo ba yan, hindi pa enough yung kwento ni Alfie, ayan, March 12 ka. That's gonna be the mini seminar, half day happening in De La Salle University. It's gonna be a fun event. Well, I will compare virtual careers and affiliate marketing. Yan. Iko-compare ko sila. Hindi ko kayo tuturuan pa paano gawin, ha? Iko-compare ko sila. Okay? And there's going to be a lot of details in that seminar, but it's not going to be a how-to. If you're looking for the how-to, ito yun. Okay? So, the March 12 is actually a half-day public, open to the public, very, very inexpensive na mini-seminar kasi half-day lang ha. Just to understand, ano ba yung internet, mayan, what are the two ways of earning money from the internet na alam ko, na pinapractice ko, na tinuturo ko, but it's not gonna be a how-to. It's gonna be full of information, but not the how-to. If you're looking for the how-to start, ito po yun, yung April 9. Okay? Thank you so much, everyone. God bless you. And if you did something wrong in Valentine's, remember it's the year of mercy. Forgive yourself and forgive the other person. God bless. Hi, thank you, Alfie. Thank you for being with us. Thank welcome you for sharing. Welcome po. Thank you. Pakisabi nila sa anak mo, star ka na. Bye-bye. Sige po. Oh, pwede pa daw tanongin si Alfie. Go ahead, ask questions. Alfie, pwede ka sumagot verbally, okay lang yan.